kung yan, sasagutin ko siguro ang pinaka-qualified dito si Top Alvin. With his credentials, tapos dun sa mga ano naman, second, Charles Liu and Goldwyn Monteverde. Okay, bakit? How to, ano, ka, ano ba ang qualifications to be an international coach? Okay. Sa, ito sa US lang ha. Total, ang Pinoy naman, mahilig kumopi sa US standards, itong pinaka-modelo natin sa basketball. For you to coach sa FIBA, you must have coached 5 of the last 15 years sa basketball on a pro level, collegiate level, or scholastic member of basketball. Yan yung sa USA. 5 of the last 15 years. Dapat meron kang international experience. Eh, sino lang ba dyan ang meron? 5 years? Baka sila, lesser. Si Tab Baldwin lang ang umabot sa Olympics dito. Siguro mag-third pa ata yung he was coaching New Zealand. Pero kung yun, kung pinabreaking nila yun at they want to look the other way around, eh, pwede naman mag-Charles Hugh or Goldwyn Monteverde na makakapagbigay ng mahabang oras sa mga bata. Kasi pare, alam mo, bata ito, tsaka it's more on developmental ito, yung mga mas na-master nila yung ano na mga bata, matyaga sila magturo and yung grabe ang network nila sa recruiting. Ito, magaling si Charles dito. Kasi ang daming contact eh. So sometimes, ganon. You may be a good coach, pero kung walang play, hindi mo alam kung sino yung mga players na paano mo kunin. Kasi alam mo naman, di ba, pare, name of the game sa coaching is recruitment, recruitment, recruitment. Kung wala kang maglalaro sa'yo, wala kang sponsor na mabigay sa bata, hindi rin maglalaro sa'yo. You will end up, kahit no matter how good you are, mabagsakan doon sa what is available, kung sino yung nandyan. Eh, para mo pa i-develop yon, medyo it's a struggle. Pero kung mga coaches sa iba, kung meron silang contact, connection sa abroad, I think, eto, piliin nila yung Charles Stewart, sila Goldwyn.